Ayan. May beta 3 tayo dito, Sigma. Guys. So, buti na lang, no? Lagi tayo may dalang tent. Para in case na umulan, tsaka, no, mga garbage bag. Para matakpan yung mga, no, yung mga power supply natin, mga power outlet. Especially yung mga speaker, no, kapag biglang lumakas. So, kailangan may ano tayo, may suporta tayo, no. Yung guys, umulan. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So ngayong araw na to, may ipapakita ako sa inyong bagong labas na mixer. So I think yung mga iba sa inyo nakita na to. Pero ano siya, no? Napaka solid niya. Tinesting namin kanina. Napaka solid niya guys. And then budget friendly, murang mura lang siya. At the same time, branded na rin, no? So yan, sa mga Team Basic dyan, big shout out mo sa inyo. And then sa mga nag-order pa lang ng music sa akin, bali, pinaship ko na guys, no? And then sa mga gusto pang umorder, so i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Red Lights and Sounds Projecto Rental. Basta kapag nabasa ko yung message nyo guys, magre-reply naman ako doon. So yan guys, stay tuned lang kayo sa mga Team Basic dyan, big shout out po sa inyo. Tingnan natin itong bagong mixer Prostax M6 MXCU 6U, no, na mixer. So stay tuned lang kayo. Peace. So ito na nga, no, ito yung ating Prostax MX6U mixer. Okay, so napakabigat niya, no? Mabigat siya. Unlike sa mga ibang mixer na 6 channel or 4 channel, no? So ito, may timbang siya guys, no? So napakaganda niya guys. Tinry namin kanina sa music file. Solid yung ano nga, yung effects niya. Lalong-lalong na kapag mahilig kayong kumanta. So solid yung effects niya, no? Parang ano siya, parang V8 sound card yung mga effects niya, no? And then meron din siyang sa mga live events, meron din siyang mga effects. So na-try din namin kanina, and then I hope po, no, ma-testing na din natin ito sa event. So sa next event namin, ina-try namin siya, titignan natin kung ano yung niya, no, yung pwede niyang magawa sa events. So yan, ipapakita ko lang sa inyo yung mga pictures niya, no, yung mga common pictures ng mixer. So ayusin ko lang yung camera guys. So ito na yung ating mixer, 6 channel professional mixer, no. Ito yung ano nyo guys, model niya, MX6U Prostax, no. So sa ano niya guys, no, nabigla ako nung nakita ko siya, nung hinawakan ko. So mabigat, no, mabigat yung mixer na to kahit maliit lang. Tsaka ano lang, no, 6 channel lang siya. So ito guys, yung microphone niya, umpisa natin dito. So yung ano niya, no, yung mic inputs niya, so combination na siya ng TRS tsaka female XLR, no. Tapos yung kagandahan niya guys, mayroon na siyang high pass filter tsaka 80 hertz, no. Ayan. Tapos mayroon din siyang pad na 26 dB. So ito guys. And then mayroon din siyang inputs for music audio 5-6. So bali ito guys, no, 1 2 3 4 5 6 input, no. And then dito naman, so meron siyang input for ano, no, for RCA. Ito siya kung gumagamit ka ng DVD. So pwede dito, no, pwede kang mag-input dito. At saka yung main out niya guys,
Usually no, sa mga maliliit na mixer, yung main out nila is 6.5mm jack or TRS or TS jack, no. So left and right, ito siya. Dalawa 'yan. And then meron na din siyang aux, FX, tsaka phones, no, yung sa headphones, 'yan. So ito guys, common na sa mixer na 'yan, no. Kapag wala kayong aux tsaka FX, so wag kayong bumili ng ano, no, wag kayong bumili ng mga walang aux and FX na mga mixer. So mahihirapan kayo guys, no, kapag event nyo is live events, birthdays, weddings. So kapag wala kayong ganito, tapos bigla kayong nangailangan ng inputs na ganito, so mahihirapan kayo, no. Lalo na kapag may kumanta, walang effects. So dapat yung bilhin nyo na mixer, mayroon siyang aux, mayroon siyang effects. At the same time, meron din siyang ano, no, meron din siyang inputs ganito, left and right. So usually yung mga ibang mixer, yung inputs nila dito, no, yung pinaka mic inputs. So pero mas maganda kung meron siyang ganito, no, left and right inputs. Tapos meron na din siyang USB inputs, tsaka pwede siyang Bluetooth, no. Ayan. And then yung kagandaan nito guys is 99 dB siya, no, yung sa effects niya. So napakarami yung choices na effects. So ano pa lang, no, yung tinesting namin kanina, so bali hindi pa totally na ano, no, hindi pa totally setup, pero nung napakinggan ko yung output niya sa voice output niya sa microphone, so napakaganda ng effects niya guys, no. Kaya ito, kinuha ko yung mixer na to. And then dito naman may gain knob siya, ayan. Gain, tapos mayroon din siyang 48 volts phantom power, no. So ito guys, huwag niyong gagamitin to kapag may nakasaksak na laptop at saka cellphone, no. So may tendency na papasok sa yung 48 volts sa laptop niyo, no. Ginagamit lang to kapag sa mga condenser microphone. So kapag hindi naman kailangan, wag niyong gagamitin itong 48 volts na to, no. Ito guys, tinry ko na dati to. Baguhan pa lang ako, no. Pina-on yung 48 volts sa akin. Pumutok, no. Pumutok yung mga speaker. At the same time, parang yung laptop ko na gano'n, no. Nakailang events ako, yung laptop ko naglag na, or parang may nasira na yung battery niya, no. So wag na wag yung gagamitin yung 48 volts na to guys. Lalong-lalo na kapag may naka inputs na cellphone or laptop sa mixer niyo, no. And then ito naman, meron siyang left and right pan, yan. Tapos equalizer, high, mid, low. So meron 'yan. And then aux. Ito guys, kapag kailangan niyo ng monitors or subwoofer, so dito kayo magko-connect sa aux. Yan. And then FX knob. Yan. And then yung kagandahan nito guys, no, slide na yung ano niya, yung faders niya, no. Yung mga ibang 6 channel na mixer, so ganito lang knob na lang yung volume nila, no, hindi siya slides. Pero ito guys, kagandahan nito, slides na siya, no. Kaya nagustuhan ko rin yung mixer na to. And then ito siya, peak LED light. So kapag nagpipeak yung ano nyo, so kailangan bawasan yung mga equalizer or volume. So makikita nyo dito, no, yung peak indicator. Ayan, bali meron siyang effects slide. Ayan yung faders nya. Parameter and then effects. So ito guys, ito try natin yung parameter na to, no. Kapag nag sound check tayo. And then left and right volume, main volume. So isa na lang yung ano nya, no. Hindi na kayo mahihirapan na mag control ng volume, no, sa left and right. So alimbawa guys, ito may na magtatanong dito kapag paano kung gusto kong hinaan yung sa right, no, na speaker.
So dito lang kayo guys magbase, no, dito sa may pan. Ito siya. Left and right. So kapag gusto niyo hinahan yung right, dali niyo dito sa bandang left. Kapag gusto niyo naman hinahan yung bandang left, ilagay niyo dito sa bandang right, no, yung ano niya, yung knob niya. Ayan, and then yung sa ano niya program button niya sa effects, no, makikita niyo dito guys kapag naka-on na siya. So napakaganda nito guys. Abangan niyo yung ano natin, no, yung sound check natin dito. So promise ako, narinig ko mismo kanina. Napakaganda niya, no. And then ito naman dito sa power niya, dito sa may DC in tsaka yung power button niya. So ito, no, talagang kapag nilagay mo to, magla-lock dito, no, yung ano niya, yung DC in niya na cord, power cord. Ayan, ayan guys, no, napaka-solid nitong ano na to, napaka-solid nitong Prostax na to, no. Ayan, talagang ano siya, kapag wala siyang ganito, ibig sabihin fake, no, itong ano na to, itong mga cautions na to. Guys, so mabigat, no, mabigat yung mixer na to. So yun guys, no, bali abangan nyo na lang yung sound check natin dito. Then yung presyo pala nito guys is nasa 4,500 to 4,800, no, depende sa store na pagbibilhan nyo. Ayan, ito siya guys, napaka solid. Then ito pala, no, dumating na rin yung mga USB natin. So yung ano ko, no, yung kinukuha ng kong USB. So yan guys, dumating na yung mga last batch na nag-order sa akin ng USB. So ipapaship ko na guys, hintayin nyo lang, no, bali ipapaship ko na bukas. So yan, no, abangan nyo na lang itong sound check natin dito. Napaka solid guys. So yan, maraming maraming salamat sa panonood. See you in the next vlog. Peace!